Kumusta mga kahiraya? Nandito na naman po si Hiraya Makinista at muli po ay samahan nyo ako na mag-maintenance ng aming boiler. Para saan ba ang boiler? At bakit mayroon nito sa barko? Ang boiler po ay isang critical machinery. Ito po ay kailangan sa barko. Dahil ang boiler po ang nagpo-produce ng steam upang mapainit natin ang ating mga fluids sa barko. Katulad ng fuel, lube oil, tubig. Lahat ng mga yan ay ginagamitan ng steam na pinoproduce ng ating boiler. Kaya ang ating boiler ay dapat nating pangalagaan. Mayroon tong mga monthly checks and yearly checks na dapat nating sinusunod. Pati na ang mga safety checks ay kailangan nating pagganahin at malaman natin kung gumagana o hindi. Dahil ang boiler ay isang critical machinery na kailangan natin sa barko. So halika na mga kahiraya, samahan nyo ako na mag-perform at gawin ang yearly checks and maintenance para sa boiler. Ayan mga kahiraya, linisin natin ang igniter at ang nozzle ng ating burner. Mga kahiraya, check-in po natin ang mga fittings, mga pressure gauges, mga switches. Tignan po natin kung mga gumagana at walang tagas ang ating mga barbula para malaman natin na epektibo at gumagana ang lahat ng mga nakakabit dito sa ating boiler. Yan po ang ating feed water inlet, automatic at isang manual. Tingnan po natin kung gumagana siya, kung nagbubukas o nagsasara ng automatic. Ayan, mukha naman po siyang gumagana. Ang ating bottom blowdown, scum blowdown, tingnan po natin kung mga tumatagas. Ayan mga kahiraya, check-in po natin ang igniter, electrodes, flame eye, lahat ng mga fittings at mga nakakabit sa ating main burner ay kailangan nating check-in kung walang problema. Pati na ang kaloob-looban ng boiler ay kailangan nating tingnan para malaman natin kung may mga bricks na nasira or mga kailangang palitan.
Tinatry kong tanggalin ang nozzle pero napakatigas. Nilagyan ko na ng WD-40 pero nahirap. Baka masira pa natin, so hindi na lang natin papalitan. Lininisin na lang natin at sasabihin natin sa ating big boss na mahirap tanggalin. Meron naman tayong bago, kaya kung magka-problema ay pwede naman nating palitan. So, ayan mga kahiraya, sinarado na natin at tinesting. Ayan, nag-fire na yung boiler. Ibig sabihin ay walang problema ang boiler natin at kahit paano ay nagawa naman natin ng maayos ang 1-year maintenance para sa boiler. Ngayon po ay magte-testing naman tayo ng alarma para sa flame eye. Pag tinanggal po natin to ay mamamatay ang boiler. Ayan po, namatay yung boiler kasi tinanggal natin ang flame eye niya, flame eye detector. Checkin po natin ang boiler water sight glass kung may tagas. Okay naman po siya. Ang mga fittings na nakakabit sa boiler, kailangan din po nating chine-check para malaman natin kung tumatagas or hindi. Para nang sa gayon ay maaga nating ma-detect kung nakakaroon ba ng problema ang ating boiler. Po, dito pumapasok ang ating tubig papuntang boiler, isang automatic at isang manual or bypass kung tawagin. Sarado po ang manual, ang automatic po ay parehas na laging bukas. Thank you for watching guys, ito po si Hiraya Makinista at muli po ay inaanyayahan ko kayo na samahan po ako muli sa aking susunod na
vlog. Ito po ay ang turbocharger turbine washing. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please hit like and subscribe to my YouTube channel, Hiraya Makinista. Muli po, maraming salamat. Ang susunod po nating topic sa aking susunod na vlog ay ang turbocharger turbine side washing ng aming generator. Ito po ang susunod na vlog na itatampok ko sa aking YouTube channel. At muli po ay samahan niyo ako na manood at matuto para kung paano mag washing ng ating turbocharger turbine side. Salamat po. Ito po muli si Hiraya Makinista at sana po ay pagpalain tayong lahat ng poong may kapal.